Welcome back po sa ating channel. Ngayon lamang, katrabaho ni Jovlyn Galiano nagsalita na at ikinwento ang huli nilang pag-uusap, halina't panuurin natin at suriin ang naturang paglalahad nito. Viral ngayon at pinag-uusapan sa iba't ibang bahagi ng social media ang naturang empleyado ng isang sikat na department store and supermarket sa Pilipinas, na kung saan, marami ang nagulat sa mistulang parang bula na pagkawala nito. Halina't panuurin natin ang kanilang kwento sa kabila ng pagkawala ni Jovlyn. Happy bahagi lang sa amin, yung last na usap nyo at pagsasama po ni Jovlyn Umam noong Friday. Friday kasi dumating ako siguro mga late afternoon na. Tapos, lagi naman ganun eh. Kasi opening siya, so closing ako. So, pagdating ko, yung usual na nakikita ko, nandiyan siya nakatayo sa may entrance or nakaupo siya dito sa side, nag-aantay pag may customer, ganun. Wala naman ako napapansin na kakaiba, yung tipong parang aburido siya or problematic siya. Wala, yung usual lang na Jovlyn na tahimik, ganun, pagkakausapin mo, saka lang magsasalita. Tsaka, hindi naman siya masyadong makwento, pero pag tinatanong naman, nagsumasagot naman siya regarding po sa family nila, ganun. Eh, anong oras kayo ma'am naghiwalay po? Kasi pinapauwi ko siya madalas 6:30. Mm-hmm. Sakto 'yon kasi every time tinitingnan ko yung phone ko eh. Sakto 6:30 sinasabi ako, o, sige out na. Or pagka naman alam ko masama ang panahon, 4 PM early, pinapauwi ko na siya. Sabi ko, baka bumusi, malakas na ulan, uwi ka na. Kasi alam ko malayo yung inuuwian niya, Santa Lopez. So nung araw na yon, eksakto, sabi ko, uwi ka na job. Umuwi na siya, dala niya yung backpack niya. Nakasmile pa nga siya kasi parang nagbibiruan pa sila nung eldest ko, anak kong babae. Tapos kaya hindi ko, wala akong iniisip na may ibang possible na mangyari sa kanya. Yun nga nawala siya. Kaya nagulat din ako around 11 midnight, nag-chat sa akin yung friend niya, nakakilala ko rin, tinatanong kung kasama ko daw ba si Job. Sabi ko, hindi. Bakit? Kasi pinauwi ko na siya 6:30. Sabi nga, hindi pa raw nakaka-uwi sa kanila. So, nagulat din ako. Sabi ko, bakit? Nasaan siya? So, yun yung last na ninyo. Pero yeah, malamang before nung Biyernes na usapan, parang may na-i-share sa inyo na meron siyang boyfriend or any kasama ko. Alam ko walang boyfriend si Job. At saka simula nang pumasok siya dito, hanggang sa last day na magkasama kami, never ko siyang nakitaan na may nagsundo sa kanya. Kasi syempre, pag may boyfriend, kahit papaano, kahit isang beses, makikita ko yun eh. May magsusundo sa kanya, pero wala eh. Okay. Nung pag-alis niya dito, ma'am, walang sundo sa kanya? Wala din. Okay. So wala. Yung routine niya, regular lang na lalabas? Yes, yun. Lalabas siya, uuwi. Tapos, pagka minsan tinatanong ko siya, nakauwi ka na? Yes, ma'am, sa bahay na ako. Tsaka lagi ko sinasabihan siya pag uuwi na siya na mag-ingat ka, ingat, ganun. Okay. Pero any kundo sa relationship, wala nabanggit? Problema ma'am? Wala parang... Wala din eh. Wala kang napansin sa kanya nakakaiba nung Biyernes na yun? Wala talaga. So nalaman niyo gabi na nung hinahanap yes, na siya? Yes, gabi na. 11, past 11, nakahiga na ako. Tutulog na, tapos nagulat nga ako na may chat ako na-receive na tinatanong. So from there, halos hindi na rin ako nakatulog kasi nag-aalalay na rin nga ako. Naghanap na ako ng kakilala na baka pwedeng tawagan, maki-coordinate sa barangay, tulong maghanap, baka nandun lang. Since masama ang panahon that time eh. Kasi alam ko umuulan nun eh. Yes. Kasi alas 10 na kami nakauwi. Kasi Friday, every weekend, si Rob, 10 PM nagsasara. So yun. Anong klaseng kasama siya dito mo? Si Jovlyn yung tao na sobrang mapagkakatiwalaan talaga siya. I mean, ilang beses ko na rin na try na prove na talagang mapapagkatiwalaan siya. Maasahan mo siya sa lahat. So, hindi siya, tsaka hindi siya yung pupunta sa ibang store, makikitambay, makikipagkwentan, hindi siya ganun. Hindi. Kaya ma'am, bilang kasamahan niya rin po, anong gusto niyong panawagan kay Jovlyn or baka sa kasama niya or anong sinali po ngayon? Yes, sa lahat po, please, kung meron po kayong information, yung valid naman sana, yung hindi yung paasa na basta lang may maibigay kayo na info na hindi naman totoo, wag na po. Pero dun sa makakatulong sana talaga, please,
call us dun sa hotline or sa police station para po makita na natin si Job. Wala po kayong itulak na bigin kay Jovelyn pag nakasama niyo siya. Sobrang mabait yung bata, maasahan. Yun nga, nakita niyo naman din dun sa profile niya na nagpo-provide din siya sa family nila. And kahit ako tinutulungan ko din siya pag may kailangan siya sa school, kahit 4 days pa siyang absent, sinusuportahan ko siya kasi alam ko kung ano yung gusto niya, yung may pangarap siya, gusto niya makatapos. So please, kung may kumukupkup man sa kanya, please pagbigay alam niyo po.